Welcome back mga mausay sa isa nating video tutorial kung saan tuturuan ko kayo kung paano nga ba ginagamit or paano mag-hook set gamit itong mga soft body frog. So may clean video lang to, no? So kung nakikita niyo itong mga soft body frog na yan, ibig sabihin yan, malambot yung katawan nila, no? So kailangan mag-collapse itong body or bumigay yung katawan na ganyan bago tatama itong mga hooks na to para sa mga dalag, no? So, tatlong klaseng magkakaibang soft body frog to, no? Itong isa, yung walang spinner. Ito may spinner pero maliit. Tapos isang malaki na may spinner. So, kung nakikita nyo, medyo malambot yung mga katawan nila, no? Ngayon, kaya maganda to gamitin kasi weedless yan. Ito mga yan. So, pag nakatama, ayos yung pagkakaayos nitong mga hooks na to. Pag dumaan yan sa may halaman or kung ano masasabitan, dudulas lang yan ganun. Hindi yan sasabit. Not unless mag-collapse yung katawan niya at ma-hookset mo siya ng maganda para tumama tong sima ayon sa snakehead. Ngayon, ang advice ko dito, pag mag-hookset kayo, at least 1 to 2 seconds or hanggang 3 seconds yung aantayin bago nyo i-hookset, bago nyo bibiwasin. So, ano bang rod ang maganda para sa mga gantong klaseng soft body frog? Sa opinion ko, ito lang naman, advice lang din to sa akin nung newbie ako. Tsaka advice ko rin to hanggang ngayon. Pinakamadali at less hassle, gumamit kayo ng medium heavy na mga rod. Example ng mga medium heavy na mga rod, kagaya nito mga rod na to. Kailangan ikutin natin kasi pa ganyan pala. So, yan ano. Medium heavy, fast section 7 foot. So, suggestion ko, 6.6 feet or hanggang 8 feet pwede nyo gamitin pang snakehead. Bakit ganun kahaba lang? Kasi normally, mga mausay, pag nag-snakehead ka, di mo naman kailangan ng sobrang layong cast eh. Depende nilang kung sobrang lawak ng lugar na pinaguli nyo ng snakehead, kagaya nung spot dun sa Malolos kung saan ako nag-snakehead. Sobrang lawak, mas maganda kung mas mahaba yung rod mo para mas malayo abot. Eh, kung hindi naman sobrang lawak ng lugar, kagaya ng spot ko dito sa Quezon City, hindi mo kailangan ng sobrang lawak, sobrang haba na rod, no? Pwedeng-pwede na itong 7 foot or 6 foot 6. So, yan ang specs, medium heavy, fast section. Ito ding isa, ito naman yung go-to, medium heavy, 8 foot 6. So, ito medyo mahaba na to para dito sa spot ko dito sa Quezon City, sa opinion ko. So, 3 section siya, no? So, ayan, ganyang klaseng rod. Bakit nga ba medium heavy yung kailangan? Kasi kailangan mo ng konting tigas ng backbone para ma-hook set mo siya ng mas maganda, no? Para mas mataas yung hook up ratio nyo pagka nanguhuli kayo ng dalag. Okay? So, ayan. Pakita ko sa inyo kung paano nga ba yung tamang pag-hook set, ano? Ilang segundo nga ba dapat? Tingnan nyo to. Na ako. Hindi ako masasabi sa iyo, ma. Wala alam ako na mangyayari. Ang malaki lang, dito babae. Ayun ako! Okay, atake mo. Oh. Diretso, mabilis ang retrieve para hindi ito matama din sa sarili mo. Come on. Baka kaya maliit. Puta, yung tsura ba maliit? Eh, minsan kasi ganun eh. Kung sino pa yung maliit siya, yung mapasag. Kita mo naman yung alon, di ba? Oo nga. Yun na. Yun na. Puta, kaya yung maliit. Puta, kaya. Woohoo! Woohoo! Woohoo!
ano? Pusay! Itawa yung mga tagal? Para mga 2 seconds. Wala. Mo. Hindi ko nga nadal eh. Andun sa bahay eh. Mga 2 seconds bago ko biniwas. Ano naman yan eh? Galing! Wag siya nakahuli nun. Pet malo yun. Maybe nakabukas pa naman video ko. Waba! Wow! Galing! Yung nga. Oo nga. Magdag bang kakay din makakahuli ako? May ibang ka ba dyan, Dad? Kanina yun. Pahira mo sa video moment. Maganda tulog ko ngayon eh. Kala mo ang hina ano? Oo. Kala ko tulang. Oh, tinan mo yung ulo mo oh. Compared dun sa mga ulo nung snakehead dun sa atin. Okay, so siguro nagtataka kayo, no? Bakit ganun? Pagka-hookset na pagka-hookset, retrieve ka agad ng mabilis. Kasi, kung nakita niyo yung spot na yan, pag nilusong niya yan, yung kapal nung debris or yung mga halaman sa ilalim ng tubig, sobrang kapal. So, pagka nagkaroon ng chance yung snakehead na lumubog at ibaon yung sarili niya sa kung saan mo mga halaman doon, eh, wala nang pag-asa na makuha niyo yun, no? Or aantayin niyo yun matagal. Antayin niyo siya lumabas. Unlike pagka pwinersa niyo siya papalapit sa inyo. So, kaya ganyan yung way ng pag-retrieve ko ng snakehead. Kasi marami talagang mga kikiw or yung mga halaman na sa ilalim ng tubig tsaka mga patay na halaman na nasa ilalim ng tubig, makapal. Sobrang kapal, mga mahusay. Kasi nilusong ko yan eh, kaya alam ko. No, hanggang gitna, ganun, pare-parehas, puro halaman na makapal. So, ito yung mismong reel na ginamit natin dyan sa video na yan, yung GoTour, yung sponsored na reel natin, no? So, masabi ko, okay naman siya. Yung setup regarding dun sa line, tsaka leader, ang gamit ko lang leader 20 pounds, tapos yung line 15 pounds lang na 4 strand na braid, no? So, sa snakehead, okay na yan. 15 to 20 pounds na line. Para lang sure. Kasi pag gumamit kayo ng manipis na line, kung bakit hindi ako nag-ultralight dyan sa spot na yan, kung nasan kami ni Dan. Pag nag-ultralight ka dyan, yung mabibiwas ng sobrang lakas eh, kasi malalaki yung snakehead eh. Tapos, pag manipis yung line, malaking chance na mag-snap. So, kaya ganyan yung gamit kong ano, setup. 20 pounds na leader, tapos 15 pounds or 20 pounds na line pwede. Tapos 3,000 na reel, no? So, yun lang ang masasabi ko kung ba't ganun yung setup dyan sa area na yan. Dun sa spot ko dito sa Quezon City, kung saan ako nag-snakehead malapit sa bahay namin, eh, pwede dun ultralight kasi malinis yung ano dun eh, pond dun eh. Kumbaga, wala mga halahalaman na tumubo sa ilalim. Kaya, hindi ka basta-basta masasabit. Unlike dito. Oh my goodness, Mama Usay. Woo! Woo! Whoa, whoa, nice fight. Woo! UL. Snakey on a UL, Mama Usay. Come on, baby. Come on. Hoo-hoo-hoo, I love it! Alrighty, Mama Usay. Look at the size. Good size, Mama Usay. So, tansyay na lang muna natin ngayon. Ang tansya ko dito is around ano to. Sit tansya. More or less.
15 inches? 15 inches mga mahusay. Okay, so nakita nyo naman yung tsura ng spot, di ba? Ayan, oh. Yun yung spot ko sa Quezon City. Sobrang linis, walang halaman na tumutubo sa mismong tubig. Tsaka pag lumusong ka dyan, mababaw lang yan. Siguro mga 3 feet lang yung lalim, tapos mga 1 feet na na putik sa ilalim. Tapos wala nang debris. Walang debris yung ilalim niya. So pwede ka mag-ultralight. Pero pagkagaya dyan sa Malolos, kagaya nitong spot ko dito sa Malolos, ayan, nakita nyo naman, kagaya nung in-explain ko kanina, nakita nyo yung picture, puro halaman. So, konting ano lang, sabit ka na. Oh, pagka ganyan, heavy cover, kailangan mo na medyo malakas sa setup para if in case sumabit ka man, pwede mo siyang puwersahin. Okay? So, yun lang. Sinare ko lang sa inyo to. Gusto ko lang turuan kayo din kung paano magdalag kasi alam ko maraming newbies din na nanonood sa akin para at least may idea kayo. Tsaka isang tip na mabibigay ko sa paghahanap ng spot kung saan gusto nyong pwede mag-snakehead. Basta ang tubig hindi umaagos masyado, mahina ang agos. Kahit sa ang body ng water na may mahinang agos, malamang may snakehead dyan basta as long as matabang yung tubig, hindi malapit sa dagat. Kasi pag malapit sa dagat, madalas kung medyo maalat yung tubig eh. So, hindi nagtatrive yung snakehead dun. Kumbaga, hindi sila aggressive pagka maalat yung tubig eh. Mawawalan sila ng aggression. Yun yung napapansin ko eh. Kasi yung spot namin na yan eh, Dad, may dumarating ang buwan dyan na pinapasok yan ng tubig alat. Pag pinasok ang tubig alat, bumababaw yung tubig, tapos nangyayari, kumbaga parang nawawala ng aggression yung mga snakehead eh. So, ayan, no? Kahit anong reel, pwede nyong gamitin. Pwede kayong mag 1,000 series, basta yung line na nakalagay, eh, lagpas 15 pounds. Or 15 pounds man lang at least. Or 10 pounds. Hindi 6 pounds or 3 pounds, hindi UL. Okay? So, ayan lang mga mausay. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa patuloy nyong pagsuporta. Tsaka, syempre, since tinapos yung video na to, gusto ko din magbigay ng motivational advice. Dahil napansin ko parang nawawala na yun sa mga videos natin. Okay, so mga mahusay, no? So maraming salamat. Sobrang thankful ako sa inyong lahat. 17,700 na mga subscribers na nakasubscribe sa akin. Sobrang thank you. Yun muna ang una kong gusto sabihin bago yung motivational advice natin. At syempre, maraming salamat din sa mga magsusubscribe pa lang. Okay? Kaya syempre, leave a like para naman malaman ni YouTube na nagugustuhan niyo yung content natin. At saka syempre, iwan din kayo ng comment kung ano pa yung mga may recommend nyo para sa iba pang mga beginners na tips regarding sa panghuli ng snakehead. Kasi alam ko naman na hindi naman ako sobrang master na alam ko lahat. Syempre, ako din, may natututunan din ako everyday. So, share nyo lang dyan sa comment section. At pag nabasa ko, at tingin ko maganda yon, gagawa tayo ng revise na video regarding sa panghuli ng snakehead. Okay? So, yan muna mga mausay, no? So, ito yung quote na motivational advice na gusto ko ibigay sa inyo ngayong araw na to. So, ito, nabasa ko lang din to. Sabi to ng isang magaling na tao. Idol ko to sa buhay. So, to lang. Si Elon Musk, no? Alam ko maraming haters yung tao na to, pero marami din nag-idolize sa kanya. Pero ito yung isang quote na sobrang nagustuhan ko galing sa kanya, no? Sabi niya, "Your will is the most accurate way to predict the future." So, anong ibig sabihin niya doon? Ang ibig sabihin niya doon, kung anong gusto mo, eh yun yung mangyayari. Kung ano yung talagang totoong gusto mo na nasa puso mo, nasa isip mo, at sinasabi mo, yun ang totoong mangyayari. No? At minsan, mahirap, pero dahil sobrang gusto mo yun, lahat gagawin mo para makuha yun. Kaya definitely, mangyayari at mangyayari yun, di ba? Kasi minsan, marami tayong pagdadaanan eh, pag meron tayong gusto eh. Lalo na yung mga bagay na hindi basta-basta madaling makuha, no? Pero definitely, pagka pinaglaanan mo ng panahon, oras, effort, tsaka ng konting dasal, tsaka ng konting swerte, eh definitely, ma-achieve at ma-achieve mo yan, no? Yung swerte is opportunity meets the right preparation. So, kung prepared ka, darating yung opportunity na kailangan mo. At yun yung tinatawag na swerte. Ibig sabihin, kailangan mo din mag-prepare sa sarili mo kung ano yung gusto mo ma-achieve. At syempre, yung oportunidad, yun yung swerte na darating sa'yo. Kailangan prepared ka. Hindi pwedeng, basta, parang ganito yan eh. Yung loto, di ba mga mausay?
Pwede ka ba manalo ng loto na hindi ka naman tumataya? Siyempre hindi. So, wala yung being prepared. So, hindi ka talaga tatama doon. Hindi ka talaga siswertehin. Pero kung tumataya ka ng loto, may chance. Kahit papano may chance na swertehin ka. Mababa nga lang. Pero ang point doon is, never mangyayari yung isang bagay na hindi ka naman prepared. No, kahit ang swerte pa yan. Kahit sabihin mo na may number ka na inaalaga, hindi mo naman tinatayaan. Tapos makikita mo, lumabas. Ay puta, lumabas yung number ko sa loto. Hindi mo naman tinayaan. Oh, so, wala rin kwenta kasi yung opportunity nandun eh. Pero yung preparedness, wala ka. Parang sa trabaho lang din yan. Naghahanap ka ng trabaho. Oh, gusto mo mag-apply dun sa trabaho na yon. Pero, meron ka ba ng qualification para sa trabaho na yon? Pag meron ka nun, so meron ka ng preparedness. Ngayon, yung opportunity na lang, yung chance na pumunta ka dun sa kung saan ka man dapat mag-apply. Ganun yun, mga mausay. Okay? So, maraming salamat at kita-kits ulit tayo. Thank you so much sa 17,000 subscribers, mga mausay. Road to 100K. Kaya natin yan. Alam ko, hindi ako naging active sa YouTube nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Kasi, maraming bagay. I-explain ko sa inyo yan sa ibang video kasi masyado nang haba itong video na to. Maraming salamat. Kita-kits ulit tayo.